Sir, it's me, Cindy, and welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so, for today's vlog, mga ma'am, sir, is, pag-uusapan natin ngayon yung personal loan for Security Bank. Kasi po, mga ma'am, sir, is meron sila ngayong bagong rules kung paano mag-apply ngayon for personal loan and personal loan for Security Bank. So, ayan ang mga ma'am, sir, no, nag-send kasi sa amin si Security Bank and may bagong rules sila kung paano mag-apply yung mga client namin for Security Bank. So, mga ma'am, sir, dati kasi is kami yung nag-i-encode ng mga application nyo, ng mga information nyo sa Security Bank, sa link nila. And ngayon, mga ma'am, sir, is hindi na ganun ang rules ngayon ng Security Bank. So, ngayon, mga ma'am, sir, is sa apps na sila. Sa app na kayo mag-apply ng personal loan for Security Bank. So, ayun na nga mga ma'am, sir, mag-a-apply na po kayo through online and sa apps na po kayo mag-apply for Security Bank. Guys, for Security Bank loan sa kanila, mga ma'am, sir. Dati, is kami, di ba, kapag may nag-inquiry sa amin na client, nagsisend sila sa amin ng mga requirements and nagsisend sila sa amin ng mga requirements and sinisenda namin sila ng information para pipilapan nila doon. Pero ngayon mga ma'am sir is hindi na. Sa apps na sila. Sa app na kayo mag-apply for personal loan for Security Bank. So, yung apps na yun mga ma'am sir, ito po yung Suki Vita for SB Finance. Ayun po yung yung apps kung saan kayo mag-apply for personal loan. So, yeah, dyan na po kayo mga ma'am sir ang gagawin niyo po dyan mga ma'am sir is kailangan niyo mag-download ng Suki Vita SB Finance, ayan, and i-download niyo siya and then mag-registered po kayo doon. Kapag may nakikita po kayong registered doon mga ma'am sir is ayan, unang-una is mag-register muna kayo. And then pagka-registered yung mga ma'am sir is pagka-download niyo and then tapos na kayo mag-register is mag-ano naman kayo mga ma'am sir, mag-fill up na kayo doon ng mga information niyo doon. And then mga ma'am sir, take note lang po bago po kayo before kayo mag-fill up or mag-apply doon, please always read the terms and condition. Ayan, so kailangan niyo munang basahin yung mga terms and condition doon ni Security Bank. Kung yung ni Suki Vita SB Finance. So kailangan niyo munang basahin lahat yun. Medyo mahaba-haba yun mga ma'am sir, pero syempre, di ba, bago tayo mag-fill up, basahin nyo muna. So, yun yung ina-advise namin para alam nyo po rin kung ano yung mga rules doon ni Suki Vita. Suki Vita, ayan. And then, pagkatapos nyo po, mga ma'am sir, sa Suki Vita, na nakapag-fill up, is, ayan, take note lang mga ma'am sir, kapag nag-apply po, kapag nag-fill up po kayo doon sa mga information nyo, kapag merong mga red asterisk, ganyan, dapat po lahat is may fill up. Kasi hindi siya magpo-proceed hindi siya magne-next kapag merong mga ganun, diba? So, kailangan kumpleto. Basta, ang gagawin nyo lang mga ma'am sir is, sundan nyo lang yung kung ano ng mga nakalagay doon. Meron man yung next. Ayan, sundan nyo lang. So, pagkatapos yung mga ma'am sir, is makikita nyo yung meron doong nakalagay. Pagkatapos yung mag-fill up. Tapos next naman. So, may nakalagay doong, personal loan, hulugan, car cash, and then, motorcycle loan. Ayan, motorcyclo loan. So, ayan yung makikita nyo mga ma'am sir doon. Kapag nakita nyo yan mga ma'am sir, meron kasing qualification si Security Bank kung alin yung pipindutin nyo. So, ganun yung mga ma'am sir. If, kung ang sahod mo, ang basic mo is 15K up to 30, is dapat ang ikiklik mo is si hulugan. Kasi, kapag kiniklik nyo si personal loan, matitrace nila kasi makikita nila na hindi qualified, hindi siya magpo-proceed. Tama ba? Sorry po ha. Sorry po mga ma'am sir sa medyo nagkakabulol-bulol ako na medyo bisaya yung
accent ko. Pero hindi po siya magpo-proceed kapag kapag 15k up to 30 yung sahod niyo tapos sa personal loan kayo nag-click, hindi siya magpo-proceed. So dapat doon kayo sa hulugan. So kapag na-click niyo po yung hulugan, so so ang nakalagay doon is apply. So yun na yun, magpo-proceed na yun. So kapag ka ang sahod mo naman mga ma'am sir is 35k up, dito kayo sa regular na personal loan. So yun yung i-click nyo. Kapag 35k up yung basic monthly nyo. And then mga ma'am sir, yung desired loan nyo naman doon is makikita nyo naman doon kung meron naman doon desired loan. Titignan nyo lang doon, i-click nyo lang yung magkano yung desired loan nyo. So yun lang yung pipindutin nyo. Kapag sa 15k up naman yung 15k to 30k naman yung sahod mo, yung basic mo, ang max lang doon na pwede mong mailoan is 10k to 200k. Yun lang yung max doon ng hulugan. Dapat kasi po kapag tapos na po kasi kayo mag-apply and complete na yung apply niyo, successful na, kailangan niyo siyang i-screenshot at i-send sa akin para alam ko na nakapasok ka na sa code namin. So kapag nag-check kami, kapag may report si Security Bank sa amin and nag-check kami ng report, pwede kitang hanapin doon kung ano nang nangyari sa application nyo and ma-inform kita kung ano nang nangyari sa application nyo. So ganun yun mga ma'am sir. So ayun na nga. And then mga ma'am sir, ayan. So yun nga yung sinabi ko sa inyo. So magkano ba ang requirements ni Security Bank? Ang requirements po ng Security Bank mga ma'am sir sa Sukoy Vita kapag nag-apply kayo is 3 months latest payslip, company ID back to back, 1 government ID and proof of billing. So yun lang yung kailangan na requirements kay Sukoy Vita. And then mga ma'am sir, tips lang sa mga mag-a-apply, make sure bago kayo mag-apply is naka-ready na yung mga requirements nyo. And dapat po updated lahat ng mga requirements nyo, lalo na sa mga payslip, kailangan updated. And then lahat ng docs na sa pag-upload, kailangan malinaw yung mga kita, yung mga details, lalo na sa mga ID, sa payslip, sa mga government ID. Kailangan hindi siya blurred para hindi siya i-reject ni, hindi siya mag-error. So yun yung importante doon mga ma'am sir. Kailangan kitang-kita yung mga details ng mga documents mo. So yun lang yun ang doon mga ma'am sir, lalo na sa mga address. Kailangan kasi i-reject nila yun, i-reject, mag-i-error, hindi magpo-proceed yung pag-apply mo for Sukoy Vita SB Finance. So ganun lang po yung tips ko lang mga ma'am sir. And ayun mga ma'am sir no, ilalagay ko dito, yun nga mga ma'am sir no, ilalagay ko dito yung dito sa video ko sa huli, yung mga kung ano yung itsura ng Sukoy Vita, yung mga step by step with caption dun sa picture, ilalagay ko siya. And ayun mga ma'am sir ha, kung meron kayong hindi naintindihan or meron pa kayong mga question na meron kayong mga question sa akin or meron kayong itatanong sa akin, comment down below or i-message nyo ako sa aking page. Ayan yung page ko. And sa FB account ko. And din sa aking vlog din na page. Ayan. So, ayan sila. Pwede nyo po akong i-PM dyan. And ilalagay ko naman sa description box yung mga page na dapat yung i-search para pwede nyo akong i-message dun sa aking messenger sa page ko and sa page ng vlog ko. So, ayun mga ma'am sir, and sana naintindihan niyo mga ma'am sir no, yung mga sinasabi ko. And I hope mga ma'am sir no, maka-transact ko kayo. And ayan, so kung may tanong pa kayo mga ma'am sir, PM niyo lang po ako and comment down below so mga ma'am sir. So, don't worry, legit agent ako and 4 years na ako dito sa personal loans and ayan, ginawa to ng vlog kasi yun nga, para alam din ng mga ibang client ko. Or, diba, para pwede nila akong i-PM. So, ayan na
hanggang dito na lang mga ma'am sir. I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog. And kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel mga ma'am sir, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the all notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So mga ma'am sir, sa next vlogs, i-explain ko naman yung ano mga ma'am sir about sa other banks, sa CTBC Bank Loan and Welcome Finance and CBS China Bank Trust. Ayan. So, yun naman ang i-explain ko kung paano din mag-apply to all. So, bye mga ma'am sir! God bless!